meron kayong tao na ayaw tumama sa loto. Wala siguro, ano. Lahat siguro tayo eh, gustong tumama sa loto. At ako'y tumataya rin sa loto, paminsan-minsan, once a week, minsan nakakadalawang beses sa linggo. Siyempre, sarap sa pakiramdam siguro, ano, pag tumama ka sa loto. Ang dami mo mapibili pag naka-jackpot ka, makakabili ka ng lupa, bahay, sasakyan, makakatulong ka sa iyong kapwa, o not necessarily sa kamag-anak, kundi sa iyong kapwa, ayun, marami kang matutulungan. Ngayon, ang tanong dito, ito'y pwede ba talaga itong dayain, itong loto? Pwede po, pwede pong dayain ito. Pero hindi po yung tumataya ang makakapandaya dito. Naglalaro na rito sa isip ko, pero may nakausap tayong matagal na siyang, kasi simula pa lang ng loto sa Pilipinas, ay isa na siya sa pioneer na, kumbaga, may outlet. At ang kanya nga nasabi na pwede naman kung talagang gugustuhin. Ang usually dyan, ang pwedeng magkasundo, pwedeng may mag-utos upang ito ay madaya, at ang magkakasabwatan dyan ay yung siyempre yung isang outlet, kung saan man yung outlet na yan, pwede magsabwatan isang outlet, at saka yung nag-a-announce kung sino ang tumama, siyempre pwede maghati-hati yan. 3 or 4 groups ay pwedeng, na may control dyan ay pwede. Pwede yan. Halimbawa, ang gusto mong patamain ng isang tao, so magsasabwatan dyan yung outlet, halimbawa sa kung saan man lupalop ng Pilipinas, so saan man lugar, siya ay kumbaga kasali na doon sa magmamani obra. Ganito po yan, mga katoto. Halimbawa, may jackpot tayo, halimbawa sabihin na natin 100 million yung jackpot, so patatamain si Jose. Si Jose ang patatamain. Ngayon, ang gagawin dyan, kita natin sa TV na talaga namang, ano yan, random. Random yung nagkaangatan yung bola. So, halimbawa, lumabas na. Ang mangyayari dyan ay i-announce lang na may tumama. Maski isang tao, kahit walang tumama, sasabihin lang nila, may tumama. Yan, nakalagay doon, one winner. So, yung nasa malayong lugar, halimbawa, patatamain mo kung saan man siya, ay i-operate lang niya yung kanyang machine para palabasin doon sa kanyang machine yung tumamang numero. I-adjust lang yon, i-adjust yung petsa, i-adjust kunwari kung kailan tumaya si Jose. So ilalabas na ng machine yung di umano ay yung ating tinatayaan, yung papel na nakalagay lahat doon ang numero. So i-adjust lang siya, itatama lang siya doon sa in-announce doon sa TV na napapanood natin. So, ganun ho, kung talagang gugustuhin, ay talagang pwede. Yun nga lang, may mag-uutos at susunod na lang yung mga nasa baba para imaniobra itong loto. So, posible po, hindi po natin sinasabi na iyan ay nangyayari. Pero kaya pong gawin kung mayroong isang tiwali na mag-uutos talaga na patamain ng isang tao o ilang grupo ng tao. Kaya po. Pero tayong karaniwang tao, siyempre, hindi natin kayang gawin yan. Ang makakagawa lang po niyan ay yung mga may power. Pero sana po ay hindi nangyayari ang ganyan. Yan po lamang. Kung sa posibleng mangyari, posibleng madaya, talaga pong posible. Sa Pilipinas po ay walang imposible. Lalo na tungkol sa kalokohan, pandaraya at kawalang hiyaan. Yan po lamang. Muli, sana po ay hindi yan nangyayari. So, ano ang masasabi mo, kaibigan, dito sa ating opinion? Ikaw ba ay sumasang-ayon o hindi na ang loto ay pwedeng madaya? Hindi ng karaniwang tao, kundi ng mga powerful na mga tao na magsasabwatan upang ito ay gawin. Sige, pakicomment, kaibigan, sa baba kung ikaw ba ay naniniwala o hindi. Bakit ka naniniwala or bakit ka hindi naniniwala? Yun po lamang, salamat. At kung ikaw naman ay naniniwala rin sa swerte at gusto mo rin lumaganap ang swerte, ay mag-subscribe ka lamang, kaibigan. Malay natin, baka pag-subscribe mo dito, tapos tumaya ka sa loto, ay bigla kang tumama. Try mo, kaibigan. Subscribe na.